Hello mga Inday, good evening. So welcome back sa aking kusina. So ngayon, parang ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-video dito sa aking lugar. So ngayon, babalik ako at meron akong isi-share sa inyo na bagong recipe. So ito ay adobong salmon. So, di ba merong adobo, baboy, manok, at iba pang adobong nalalaman nyo. So, ito yung salmon ang gagamitin ko. So, isi-share ko sa inyo. At isa pa, meron din akong isi-share sa inyo. Gamit ko din yung air fryer ko na. Yung, kung naalala niyo yung video ko sa birthday ko. So, ito yung regalo ng mga anak ko. So, yan ang gagamitin ko din ngayon. Okay, so let's go na. Slice ko na siya. Ayan. So, imarinate muna natin yung salmon natin for kahit ano lang, 10 minutes. Okay na siya. At syempre meron tayo lemon para mawala yung langsa niya, yung amoy ng isda. Kailangan natin gamitan para mawala yung amoy ng isda. Ayan. At lagyan din natin ng bay leaves. Tapos balikan natin. Gagamitin na natin yung air fryer. Nabigay ng mga anak ko. Yan. Ang ganda kasi ng air fryer dahil pag mabilisan yung finish. Okay. So, 10 minutes up. Isda 10 to 13 minutes lang, so madali lang. Kung pork siya, 10 to 20 minutes. Tapos meron din siyang kung manok din, pwede din siya 20 to 26 minutes. So ano talaga siya, convenient talaga tong air fryer kasi hindi na kailangan maglagay ng oil. So, wala din siyang amoy. Hindi na din mangamoy yung bahay niya. Yan na. Maya-maya, i-ano na natin yung isda dyan. Ito na yung isda na minarinate natin ng 10 minutes. Yan. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin dito sa usog natin konti at ilalagay na natin dito sa air fryer natin. Ayan. So, yan siya. So, tingnan natin.
ano, power natin. Tapos air fryer. Tapos yung isda kasi 10 to 13 minutes. Temperature 390 yung temperature niya. So time. So 19 na yan. So baba natin ng 13 minutes na lang para ano. So yan siya. 13 minutes. So start na tayo. Okay. So balikan natin yan mamaya. Titignan natin yung result niya. Tapos na. Ito natin yung na-air-fry natin. Isda. So, pwede pa tayo, meron pa tayong pangatlong step ang gagawin. So, brown yung result. Pritong-prito talaga siya sa air fryer. So, yan yung air fryer. Convenient talaga siya. At madali lang. Okay, so, third step na naman tayo. So, yun tayo. So, unahin ko yung natin. So, yan siya. Tapos, pag kumukulo na, saka natin ilalagay yung isda. So, tingnan ninyo yung isda. Ang ganda yung niya sa air fryer. Kaya, nagustuhan talaga namin yung air fryer dahil madali pa at ano, walang oil na ilalagay. So, pag kukulo na yan, ilalagay dyan at takpan. Tapos na. So, tapos na siya. Yan na yung adobo, samon. Kain na kami ng dinner. Okay, tapos na yung pagluluto ko. So, ito na yung result ng adobong salmon. Sana nagustuhan ninyo yung ko. At sa sunod ulit, meron din akong isi-share sunod na video ko. Okay? So, thank you for watching. Kaya na, tapos na kami kumain. Bakit na maubos yung adobong salmon na niluluto ko? Ano ang sasabi ni daddy? Wet.